Labis na namang ha si Senator Nancy Binay ng personal na makita ang kagandahan ng Masungi Geo Reserve. Pinangunahan ni Binay ang ocular inspection sa naturang conservation area bilang bahagi ng pagdinig ng pinamumunuan niyang Committee on Tourism sa mga resolusyon kaugnay sa mga issue na bumabalot sa naturang lugar. Una-una eye-opener. Hindi ko ina-expect na meron palang ganito na pwede natin pasyalan na malapit lang sa Metro Manila. Ang mismong Masungi Geo Reserve ay bahagi ng Laten na pag-aari na ng Bureau of Corrections na balak pagtayuan ng pasilidad ng kawanihan. Ayon kay Binay, hindi angkop sa lugar ang Bucor Facility bukod pa sa malaking hamon kung ikakasa ang balakin. Ako, ang impression ko na nung una ko nakita, paano magtatayo yung bilibid dito, di ba? Yung cost lang, puros bangin. Alangan naman nila na putulin nila yung bundok para tayuan ng kulungan. So, space-wise, parang yung lupa dito sa Masungi, hindi siya ideal to construct. Whether it's bilibid or anong facility, parang hindi akop dun sa terreno ng lupa. Sa kanyang palagay, makakabuti kung ang lugar ay ibibigay at mapapangasiwaan na lamang ng Department of Tourism, partikular na sa National Parks Development Committee. Bukod sa Bucor, may mga issue na rin ng land grabbing at land development sa lugar na maituturing na mali para sa isang conservation area. Siguro isa yan din sa pag-aaralan natin, whether ililipat or use of frack. Because diba, at the end of the day, ang NBP naman is still part of government. So technically, this is still government property. I think din sa isang hearing, ina-action na ata ng DNR. Kasi meron talaga ng sakop dito na nabigyan nila ng free patent na hindi naman nagamit dun sa intensyon ng free patent. So yun yung pinag-aaralan nila ngayon. But sa akin, very, very important kasi itong tinitirikan natin ngayon, ito ay part ng Latin na part na nung National Bilibid Property. Kaya't diin ng senadora siya mismo ay hindi papayag na mawawasak ang likas na kagandahan ng lugar o magamit sa ibang pamamaraan maliban sa turismo. Malabo talaga. Parang hindi talaga tayo papayag na ma-convert yung property to something else. Parang this area was meant to be an ecotourism destination. So kayo diba? Mismo against the plan na... Oh, para after ko makita to, I'm totally against the plan kasi, diba? Parang sabi ko nga pagkatapos nung trip na ito, dadalhin ko yung mga anak ko dito para makita nila. Iko-convince ko din, lalong-lalo na yung seatmates ko na mag-hiking kami dito para makita nila na may ganitong lugar na kailangan natin protektahan, not for us, but for our kids at dun sa magiging apo pa namin for the next generation. Nabanggit din ito na makakatulong kung mismong si Pangulong Marcos Jr., Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez ang makakabisita sa lugar para sila mismo ang makapagsabi na maging sila ay manghihinayang kung magagamit sa ibang pamamaraan nga ang Masungi Geo Reserve. Maybe it's high time siguro cabinet level should visit the area para makita nila kung ano yung kailangan natin protektahan. Baka pwede through our Senate President. Baka pwede nga si Senate President, si Speaker Martin Romualdez, saka si Presidente can do an ocular inspection. Ayon naman kay Ann Dumalyang, ang project manager ng Masungi Geo Reserve, naging biktima na ng mga illegal na aktibidad at marami nang nagawa para ibalik ang dating natural na anyo nito, kaya't labis talaga makakapanghinayang kung mababaliwala lamang ang mga naging hakbang para buhayin at pagandahin muli ang lugar. Tama sila. Matagal nang tinabaho yung reforestation site dito. Napakarami ng international accolades na natanggap. Nalagay yung Pilipinas sa world stage for reforestation and sustainable tourism in support of conservation. Sana pangalagaan natin, i-replicate natin, no, at palakasin pa natin. At I look forward to working with our senators in making that happen. Diin niya, hindi talaga angkop ang lugar para pagtayuan ng anumang pasilidad o malalaking istruktura. Kung
mapapansin nyo, no, itong huling isang oras na nandito tayo, nag-ipot tayo sa trail, at mapapansin ninyo na itong lot 10, ang nire-representan nito, yung mga pinakamatataas na bahagi ng limestone course formation dito sa Masungi. At kung makikita nyo yung characteristics, no, may mga underground drainage systems, may mga naglalakihang sinkhole as after sinkholes. Hindi lang siya inappropriate dahil conservation site siya, maganda siya para sa turismo, pero hindi rin siya ideal to build on, no? At delikado rin galawan dahil geohazard zone siya. Ayon kay Binay, sa susunod na pagdinig ng kanyang komite, mga stakeholders at mga eksperto mula sa pribadong sektor naman ang kanilang iimbitahan para ibahagi ang kanilang posisyon kaugnay sa mga plano sa Masungi GeoReserve. John Scotia, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-usisa.